Handa ang Philippine National Police na humarap sa Senado sakaling ipatawag at imbestigahan sa pagkamatay ng binatiliyong si Jemboy Baltazar. May ulat si Patrick De Jesus. Sa gitna ng iba't ibang insidente, sangkot ang mga pulis. Sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na napapanatili ang disiplina sa kapulisan. Sa datos ng PNP, bumaba ng higit 80% ang bilang ng mga pulis na nasangkot sa maling gawain ngayong taon mula sa higit 2,000 noong 2022. It reflects also na bumaba ang mga pulis na gumagawa ng kalokohan in its totality. And this reflects na mas matino ang pulis ngayon in a general perspective point of view. Tiniyak din ni Acorda na kaagad napapanagot ang mga nasasangkot sa maling gawain, kagaya na lang ng pagsasampa ng kaso sa mga tauhan ng Navotas Police Station na namaril sa 17 anyo sa si Jemboy Baltazar, kung saan hanggang hepe ang sinibak sa pwesto dahil sa command responsibility, habang isinailalim din sa restrictive custody at sinampahan ng kaso ang 9 na pulis na sangkot sa umano'y sa pilitang pagpasok sa bahay ng isang retiradong profesora sa Imus, Cavite habang nagsasagawa ng follow-up drug operation. Hindi naman tayo nagtatago, lahat naman nakikita ng media. Kung may kalokohan, iniimbestigan natin, lalo pag na-expose sa media, pinagtuturuan natin ng pansin and we don't play yung hunky-punky na mga investigation. Bukas naman si Acorda sa planong investigasyon sa Senado patungkol sa pagkamatay ni Jemboy Baltazar. I believe in their wisdom also, and whatever findings that they can get, maybe if there is a need for further changes in the law, mas maganda po para mas mabigyan kami ng ngipin or mas mabigyan kami ng further protection. At the same time, yung community natin, innocent ones will be given enough protection din. Una nang naghain ng resolusyon sina Senador Risa Hontiveros at Senador Coco Pimentel para imbestigahan ang anilay excessive and lethal force ng PNP at regulasyon sa police engagement pagdating sa paggamit ng armas. Patrick De Jesus, para sa Bayan.